po, shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel, mga Kalingap, no? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you very much. Thank you. Supportan po natin, mga Kalingap. Marius Vlog, yan, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much, mga Kalingap. Mga ayun po mga Kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon po mga Kalingap, babalikan po natin yung mag-isang pamilya po na may sakit, ano, na may malubang sakit. So, ngayon po nandito po tayo ngayon sa Paracali. At siyempre po meron tayong kasama ngayon. So, mama po, gustong umakyat din po sa bundok. Kaya, ayun mga Kalingap, samahan niyo po kami para muli po nating puntahan, ano, pangalawang punta po natin sa kanya ngayon. At meron pong tayong ibibigay sa kanya at may nagpapaabot po ng kaunting tulong, ano, kaya sa ngayon po pupuntahan po natin mga Kalingap. Ayan, ayan po mga Kalingap, medyo malayo po yun, ano, kaya maglalakad po tayo. Ayan. At syempre po huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Royal of Malalag, at Rochelle Morales Vlog, at siyempre po mga Kalingap, ang inyong lingkod Marius Vlog po. Sa ngayon, nandito na naman po tayo sa Paracali para po mapuntahan natin. Ayan. Nay, magandang araw po. Bumalik po din kayo. Opo. Bakit po ayaw mo na kami pabalikin? Ano po, ikaw po yung inan? Ina po ni Ruil. Ayan po. Nandiyan po sila lahat? Opo. At mayroon din po akong nabalita tungkol sa inyo. Na ano po yung namatay sa inyo? May namatay din kayo na... Opo, nag-graduate na po ng college. Oh, tapos po? Ay, construction worker lang po yung asawa ko. Ay, napatapos po namin. Nawala din po sa amin. Dapat po nakatulong na rin sa amin. Yung po ang inapit namin. Yung anak ko po. Nag-graduate po ng college, yun alam kong ama ang nag-attend. Okay. Naiyak po ako at yun po ang makakatulong sa amin. Naiwan po yung ano, may naiwan po yung anak sa amin. Kailan na po yung namatay? Ninoon dito lang pong ano. Ate, di kailan nag-graduate yung anak ko nitong ano pa lang? Sinininong ng magtay baga? Nag-graduate yun nung ano-ano? Anong buwan nag-graduate si Nini? Itong college lang? 21 ata yun. 2001. O, nito lang nag-graduate. June ba? Eh, itong taon lang po na ito? Opo, nag-graduate lang po ng college. Nag-graduate, tapos po. May isang taon na baga si Jesus? Opo, ngayon 19 po. Ibig nyo sabihin na pinapag-aral nyo po, ano? Opo. Nung matapos nyo mapag-aral, saka no, naman kinuha nyo. Ay, nagkasakit po. Ano naman po yung sakit niya? Ano po yun? Naglaki po yung chance. Ano, lumaki po yung chance? Pinapera po na. Oh, tapos po? Wala po naman. Hindi na nagaling. Hindi na rin na. Nung naoperahan po, sakay na rin namatay? Nung pong May lang po namatay. May 19 po. May, May 10 po yun nung magkano ay. Yung po karamdaman ako ay nung pong 19 po nang May namatay rin. Hmm. Mag-graduate na rin po yun. Yung ama na lang nga po ang nag-attend. Yung mga tagal po. Daladala po yung kwadro ng papa. Ano pong pangalan niya, Nay? Yes. Nung pong bata? Ikaw yes. Po, ikaw Ema po. Ema Rocas po. Ema po. Tapos po, ilan na po yung edad niya, Nay? Ano po, 64 na po. 64. Meron pa po kayong asawa? Meron po. 65, 66 na po yun. Hmm. Ayun po, naggagawa baga po ng bahay. Nagtitiis na po, construction po siya. Workers po. Inaano na nga po niya para mapatapos yung sa... Ang ibig niya pong sabihin, Nay, yung pinapag...
yung pinatapos niyo po sa pag-aaral, kung kailan natapos, saka naman po kinuha ni Lord. Ayun, napakasaklap naman po pala nangyari. Kaya yun na lang po ang mga naghahanap-hanap. Kala ko po ay siya makatulong sa akin. Kapatid ko po yun. Hindi po, hindi nyo akalain man lang. Hindi ano ka na, po. Pagkatapos, ang mahalaga BSA po doon po, napatapos nyo po. Po, yung isang... Saka po, sir, yung mata ko pa, baga po, ay labo, pinak... May gipot, may libre, baga pong pang ano po sa naga, pinak... Kudkud ko po, bulag na po yung isa kong mata. Ay ngayon po, nakakita naman na po kahit kaunti. Pinakudkod ko at kung sarili po namin pira, hindi ko po kaya. Wala naman po nagbibigay sa amin. Ilan po na ang anak niyo? 10 po yan. Kinuha po sa akin ng Diyos ay mga siguro 3 na po. 10 po, may natira pong 7 ngayon. May sakit rin po yung isa sa isip. Yung pong anak ko pong natamatrabaho naman po pag naim ng gamot sa itsyo po naming inan. At kung hindi po, nagwawala po yun. Alam po niya mga kapatid ko. Ano pong pangalan ng anak niyo na may diferensya sa... Samuel po. Samuel. Natamatrabaho po pag naim ng gamot. At pag yun po ay di nakakain ng gamot, may indiksyon po. So, ngayon po, sino po ang kasama ninyo dito sa bahay niyo? Bagay ito pong ano, yung apo ko po mga nasa school po. Apo lang po. Saka po isang anak ko po, yung pagnain mo nga po ng gamot, yung natumatrabaho. Wala na po. Yung ama po, nagpo-contracts worker po dyan. Maaraw din naman po, kaya lang ang isang. Ano nga po yung pangalan niyo? Ima po. Ima? Ayun. Napakasaklap naman po pala nang nangyari sa inyong buhay. Hindi na nga po ako nag-iimik at yung anak ko baga po ay medyo nagkasakit din po. Nahiya naman po ako mag-ano sa inyo. At sa ngayon po si Rowell, sa ngayon po mayroon na nung pong sakit. Ano? Po. At yun nga po nagsuka siya ng dugo. Kaya... So ngayon po babalikan po namin siya dahil po mayroon nagpag... Siguro po ay may nag... Sino po nagsabi sa inyo nung nag-ano po nung anak ko po namatay? Kasi po noong dito po sa labasan, yun nga po ang kwento sa buhay niyo na meron nga daw namatay kayong anak. So ibig niyo pong sabihin, bago lang pala yun? Ano bago po? Na lang pong May 19 po. May isang taon na po ngayon pong May 19 din. Ilan na po yung edad niya nung namatay? 23 po. 23 graduating na po yun ng college. Ano po sana yung course niya? Ano po, BS, ano ate? Ha? Business. Matritalino nga po. Napakaganda nga po sana. Ano? Hindi nga po kami nakakatapos ng bahay. Kung ano siya po ang pinaaral namin. Sabi niya, pag nakatapos mga makakatrabaho, kaya rin tayo itong bahay. Hindi ko po matanggap yung nangyari. Mayroon po ipaliwanag lahat. Sino na lang po yung kasama nyo dito sa bahay? Isa lang po apo ko, saka isa ko pong may sakit na anak. Saka po yung bunso po. Nagkakabod-kabod po yung bunso ko dun. Nana ko, yung mga apo lang po ang mga kasama ko nisan dito. Dalawang anak sa akin. Kasama ko pong matanda na rin naman. Ngayon po, wala po kayong kasama ditong anak, apo nyo na lang. Po, nag-aaral po yung aking apo. Yung mga anak nyo po, may mga pamilya na po, rin? Yung pamilya na po. Yung dalawa lang po ang wala ko pa. Yung po may sakit, saka po yung bunso ko. Kung hindi po sana namatay yung... Yung po sana po ang... Ang kasama nyo dito. Ano po yung bunso? Hindi po, mayroon pa pong bunso doon. Bunso po sa babae. Pangalawa sa bunso? Pang-siyampu yun. Pang-siyampu po yung bunso ko lalaki. Yung apo ko, may mga palaki po ako. Nandiyan po sa tabas. Nag-eskwela po yung iba. Mabuti naman po na meron po kayong kinukunan. Ano ba wala yun? Naman po kami kinukunan. Trabaho lang po niyang aking inaasahan. Sa kapunong pong nag-uutang-utang po ako sa mga ganyan dunggano.
nakapag-alaga po ako ng baboy sa kama. Kaya hindi ko na po kaya't medyo maanubaga po yung amin sa amatanda na. Hindi ko na po kaya mag-alaga ng baboy, baga po. Pero po ako, manok na yun. Tira na nga po yung ano po, yung lagayan ko ng manok. Hindi ko na po kaya yung baga po, nilinis. At 64 na po ako. So, ngayon pala, tama po pala yung, so ngayon po yung sabi mo, may sakit na naman yung ano apo po? Mo. Ano po yun, nasa kaburan na naman? Na yung po, anak ko, pinagpagpunainom po ng gamot yung anak ko pong yun. Natrabaho po, nag-aani-ani. Ano po yun, naka-experience din na magkabod yun? Doon po yun na sa, Alam nyo po ano sa kwan ng ngayon ko po na realize ano kasi po yung mga nagkakabod karamihan niya na ang ginagawa nilang ilaw ay yung kalburo. Ano po yun nga? Yun po ang minsan maganda hindi po siguro maganda sa kalusugan yun ano. Siya nga yung po sa ano bang. Opo. Kasi sa ilalim ng lupa wala mainit ng oxygen doon. Kaya kung pwede lang po sana ano eh, suggestion ko lang po ito na ano na sana wag na siyang tumigil na muna siya sa pagkakabod. Yung pong nagiinom po ng gamot ano po, kasi hindi po maganda yung pagkakabod lalo na sa ilalim po kasi po. Wala nang oxygen doon. Sa ilalim mga ano po 30 lampos po medyo malalim po. Hindi na nga doon na liab yung kuan yung mga lighter ata hindi na doon na medyo napapaling na parang may puwiso na po kuan na doon kung walang hangin galing sa taas hindi na yun iilaw kaya parang sa katawan din po natin ilang taon na po siya nagkakabot ngayon yung may sakit mong anak ay nagpundo na po iyon nagpundo ko na po at pag nainom po ng gamot ay nalilate po siya. Ang alas ni Bernagis, nainom po yun ang pampatulong. Hindi na po siya na, maani mama ako. Kasi kaya, kung kaya mo, magpandong ka lang. Gusto pong tumulong sa amin. Matatanda. Tulad po nito si Roel po, ano? Ito pong pupuntahan ko ngayon. At meron pong mga nagsabi na siya ay may tibing sa ngayon. Siya nga po daw. Yun na po ang kuwan sa kanya. Sa dahil po upo kaya kumpi at saka kaya nga po ako nagpunta dito. Meron pong mga nag hindi na po kayo nagtuloy. Okay lang po dito kasi po napadaan lang po ako ano kaya nakita ko umiyak kayo ay siyempre ang hirap po maging mawala ng isang anak lalo po na paaral mo. Maulan po, sino muna ako. Kaya... Wala po kayong payong nadala? Hindi, may payong. Pero kaya kami. Ayan po mga kalimat. Sa ngayon po, nandito po kami sa bayan ng Paracali at dito nga po yung mga karamihan po mga tao dito o may mga nagkakabod ano po. So, kadalasan po sa mga nagkakabod kasi yung nasa ilalim po sila ng lupa, ano? Halos hindi na po maabot ng wala ng oxygen sa ilalim. Kaya doon po nagkakasakit, karamihan na nagkakasakit yung mga baga. At ito naman pong si yung asawa ni Roel po, ano? Kasi dinala ko po yung kanyang yung result sa... Yung mga result ng ano yun? Parang stroke po yun. Yung sa CT scan po ano? Ay, ano daw po? So ngayon po, pinadala ko po yun sa US. So may, ang sabi po nila, yung kanyang baga ay medyo may diferensya po. Yung pong babae? Yung po. Kaya, nandito, tapos yung mga, meron na po na nandito na sabi nila kung wala nakikita sa CT scan, walang po, ay ipadala po sa, meron po ba dito mga nagagamot na yung tulad albularyo? Malayo na po yung magagamot na ganyan, hindi na nga po nabalik yung magagamot po sa anak ko. So ngayon po, pupuntahan po natin siya, ayun pupuntahan ko po siya para may nagpabigay din po ng konting tulong, ano po, nagaling sa Hong Kong.
So, ngayon po, pupuntahan po natin siya. At ito na nga po, napadaan din kami sa iyo at sabi mo. At balita rin po, siya rin na sabi na meron din kayong problema dito. Hindi kaya, nga po kami nag-ano, sabi ko ay nakakakilos-kilos pa naman yung isa. Yan po. At ibig mong sabihin na meron naman po kayong kahit na papano meron po naghahanap buhay sa inyo. Yun na lang nga po isang asawa ko pong yun, 66 years old. Nagpo-construction po siya. Po. Yan lang po sa malapit po. Yan naman po ang... Yun na lang naman po ang inaano ko at yun nakapagpatapos din naman doon sa anak ko. Yan lang po ang nagtatrabaho. Sabi ko nga mag-ingat ka. Ikaw na naghahanap sa amin. Kaya lang sino yung talad po yung... Po yung anak ko po. Sabi ko nga po, maraming salamat sa inyo. Natulungan ninyo po yung anak ko. Sa lahat pong tumulong din. Maraming talagang salamat. Sa ngayon lalo po kayo po at kayo po ang nagpunta dyan. Isa rin yun. At kung hindi po kayo nagpunta, paano yun? Makakarating doon. Ayan. Nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Kahapon ko lang po na i-upload yung video yung na. Po. Okay. Po mga tapos, meron din po may nagpaabot po kahapon na kaunting tulong. So sabi ko po ay ihatid ko sa kanya ngayon. Sa akin po kasi, ayan sa lahat ng mga nanonood dito po sa ating video, ano, kung sino man po yung gustong tumulong sa mga lahat po na i-scout ko, sana po mga kalingap, tumulong po tayo, lalo sa may mga maluwag-luwag mga kutsyan. Sana po tumulong po tayo mga kalingap. At ito na po ang pagkakataon na makatulong po tayo sa lahat ng mga naghihirap, lalo na po yung mga wala ng kakayanan sa buhay. Ayun po, tulad po nitong pamilya ni Nanay Emma. At siya po ay nagkaroon din po ng problema si Nanay Emma. Yung pong kanyang anak na akala na ayun na ang kanyang ang magtutulong sa kanya. Ngunit po sa kasawian pa at ay binawian po ng buhay dahil po nagkasakit. Nung lang po may nagtulong tayo. Kaya napakasakit pong isipin ano na pagkatapos kapag-aralin ay... So ngayon po, Nay, saan ka po humuhugot ng lakas sa mga nangyari sa iyo? Ano po, ano lang po ako sa kahit sa ano lang po ako tsaka sa asawa ko po na siyang tumutulong sa amin. Daya naman ako magparahingi sa minsan po nakahingi po ako sa nag-ano po ako ng dayisip. Parang adin ko po yung mga kailangan na yun. Kaya papasalamat mo ako sa mga tumulong. Lahat ng mga tao po dito na ano. Meron na po kayong senior, yung sa senior po? Meron po akong senior citizen. Ano pa po, hindi pa po ako nakakakuha noon. Wala pa po. Awan ko po ngayon na in-interview na po ako. Tana nga po, nakasama na rin po sa sunod. 6 na buwan, baga po yung balo nakakuha. Hintay po ako. Hindi naman po ako nagbibilis-bilis. Basta mag-aantay na lang. Nahiya naman akong isuot. And ano ko yung ano ko po. 64 daw po ang kailangan. Nataas. And nag-64 na po ako. Baka sana nga makatulong-tulungan ko din mga apo ko po. Naawa ako doon sa mga naiwan din po nung anak na namatay din. At nasa akin po yun. Pagpapaaral sa akin po yun, yung apo ko. Sabi ko doon sa asawa ko, may apo ko tayong papaaralin, hindi lang yung anak mo na yun. Meron pa rin. Naawa pa ako doon sa nawala ang anak ko rin po yun. Kami rin po ang mga tulong, siyempre apo, alam mo yung paaralin nyo. Yun pong, yung ama niya, ano naman po yung naging sakit? Nung pong bata. Ayaw po yung mga... Ano po, ano po rin, nagkabod rin po yun. Para po sa gayon din po. Kaya po parang sila ano-ano rin. Kaya mahirap po pala yung mga hanap buhay nila. Nagkabod nga po. Yun lang po ang ano.
Eh po, Nay, marami pong salamat. Ano, at po, sana po, mayroon din pong tumulong sa inyo, ano, Nay. At sa ngayon po ay pupunta kami doon kay Christine. Opo. Punta kami doon dahil may ihatid po kami sa nagpa-hatid po ng kaunting tulong, ano, may bibigay po kami. So, ano po yung masasabi mo sa mga nanonood? Ano po yung... Maraming salamat po sa inyo na kung... Maraming salamat po sa inyo sa mga kung natulungan po ninyo kami na kayo sa kahirapan. Napapasalamat po ako sa inyo. Sino po ang tumulong sa amin. Lalo-lalo po sa inyo at kayo po ang nakakita sa amin. At ako naman po ay ginagawa ko po talaga yung aking tungkulin. At kung hindi po naman kayo, hindi nila maano yung problema namin. Kaya maraming salamat po. Kaya lumalakad kahit bundok. So ngayon nga po, kaakit pa kami sa bundok. Po, ano po? Ayan po, Nay, maraming pong salamat sa iyo ng Emma. Ay, Emma po, ano? Ayan po, maraming pong salamat. At sana po, ano, may makarating din sa inyo na tulong po galing sa ating mga manonood. Ay, maraming pong salamat. At po, marami din po salamat sa inyo. Kayo naglalakad ay nahihirapan din niya. Buti pa, Nay, ano, bigyan naman po kita ng kaunting kuwan po, ano, pang bili-bili nyo ng kung ano-ano, Nay, kasi po hindi po nakakuwan yung sa inyo, ano. So bibigyan muna po kita ng kaunting tulong, ano po, Nay. Sana po pagdamuta mo muna po itong may bibigay ko sa iyo, ano po. Malaki na po tulong ito sa apo ko. Opo. Maraming salamat po. Ay, maraming pong salamat, Nay, ano po. Ayan. So, ayun po mga kalingap, ano, na nakita po natin si Nanay Ema, ano po, na malaki rin po yung kanyang problema. Siya po yung anak po ni Roel po, yung pupuntahan po natin ngayon sa itaas po ng bundok. So, ngayon po mga kalingap, nagsisimula pa lang po kami ng maglakad. At yun nga po na nadaanan natin yung bahay nila. At isa rin po sa malaki rin po yung kanyang pangangailangan po, lalo na yung kanyang problema din po, ano. At alam nyo po mga kalingap, nakisama po itong ating itong panahon sa atin, hindi po uminit ngayon. Ngayon po kung nakikita nyo, wala pong init. At meron po tayong nasa likod, siyempre po kasama rin siya, sumasama rin talaga siya sa mga pinupuntahan po natin. Kaya ayan po, marami pong salamat.